Here we go again. What's up, mga kapower? Namiss niyo bang mag-decals? Ngayon, mag-decals tayo ng sticker ng Montero. Mitsubishi Montero. Ito po yung design, mga kapower. Actually, yung design na to, yung sticker, dala na po ng ating client. Bali, tayo na lang po nag-install at saka dinagdagan na lang natin. Ito po yun, yung V4. Yung pinakita natin kanina, after na yun, pero inuna ko lang. Ito na po ang ating Mitsubishi Montero. Tara, gawin na natin, mga kapower. Here we go! Ayan. Sa simula po, pinipit po muna namin ang sticker dahil hindi po namin alam kung sakto siya dyan sa Montero na yan, kasi regalo lang daw po yan kay Sir. Kaya sinusubukan muna namin kung magsasakto po. Ngayon, nakita ni Sir na sakto naman ang haba, pero dun sa picture na tiningnan niya, hindi swak yung image or yung design dun. Gusto kasi ni Sir yung slant dun sa may gitna, sakto dun sa may hati ng dalawang pinto, pero hindi po nagsumakto. Kaya nagsuggest ako kay Sir na dadagdagan na lang natin ng pula. Red, ang tawag sa red na ito ay traffic red. Ngayon, ang ginawa ko po, sinukat ko at gumawa ako sa computer, ngunit hindi po nag-swap, mga ka-power. Kaya ang ginawa ko po, manual cut. Pero mahirap po itong manual cut, mga kapower, kung hindi po kayo sanay. Kasi po, maaring magasgasan ang sasakyan kapag hindi kayo sanay. Pero sa part ko, marami na po kasi akong nagasgasan sasakyan, kaya natuto na po tayo sa pagkakamali. Ngayon po, gamay ko na po kung paano po mag-cut sa body ng sasakyan na walang bakas. Ito po yung red na sticker, mga kapower. Ayan po, ikinakabit na po natin. I-cut po natin yan manually. Sa mga baguhan po, huwag nyo po itong gayahin kasi masilan po ito. Kasi ang gaganda naman sasakyan ng mga customer natin. Iisipin nyo nila, magagasgasan. Lalo na pag hindi kayo sanay, babakat po talaga ang cutter dyan sa body ng sasakyan. May tamang proseso po at tamang paghawak ng cutter. Next time, ituturo ko po sa inyo yan, i-discuss ko sa inyo. Sa ngayon, panoorin na lang po muna natin ang paano ko siya ginawa. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, paki-subscribe na lang po sa Hernan TV channel dito sa YouTube. Sa baba po ng video ito, makikita nyo ang subscribe button. Once po na nakita nyo na kulay red ang subscribe button, ibig sabihin po, hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Kaya subscribe na po. Kung gusto nyo rin po na manotify sa tuwing meron akong bagong upload na videos, pakiclick na rin po ng button bell dyan. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga sumuporta po sa Hernan TV, sa mga nag-subscribe,
sa mga walang sawang nanonood sa tuwing meron akong ina-upload na video. Thank you po sa inyo. Nga pala, mag-New Year na. Happy New Year po sa inyo. Sana'y swertihin kayo ngayong bagong taon. Ayan na mga kapower, matatapos na po ang ating manual cut. Hindi ko po pala na ipakita ng malapitan at saka hindi ko na malaya na natakpan po ng assistant ko yung video, kaya pasensya na po. Ayan po, manual cut po yan. Pero yung dulo, yung stripe na mahaba, computerized na po yun para perfect po yung straight. Ayan po, nabuo na po natin. Tingnan po natin kung gaano kaganda ang sticker ng monterang ito. Sa hood po, nagdagdag po tayo ng Spirit of Competition powered by Mitsubishi. Ayan po, ginawa po natin sa computer. Computerized cut po yan. Ayan po. Sa mga nagtatanong po kung paano magpa-appointment sa amin, just text and or call po sa mobile number 0977-6848-392. Uulitin ko po, 0977-6848-392. At hanapin po ang pangalan ko. Ako po si Ernan. Kung hahanapin nyo man po ako sa Facebook, Facebook account ko po, Ernan Ninyo Likot Gabatilla. Just message me, mga sir, ma'am, at mag-uusap tayo kung kailan nyo gusto. Location po pala namin, mga kapower, nakalimutan kong sabihin, DM Building, Barangay Salitran 3, Das Marinas, Cavite. Maraming salamat po. Thank you and God bless. Happy New Year to all. Ernan TV.